call on my kababayan, si Chairperson Benjo Basas of Teachers Dignity Coalition. I want to hear his thoughts on the implementation of the Magna Carta and also some updates, no, on the implementation and what our teachers is saying about the fulfillment of the Magna Carta. So, Benjo? Yes, magandang tanghali po, no, Sir Senator. At sa lahat po ng ating mga pinag-aalam po ng Senador na nandito po sa meeting. Of course, sa lahat ng stakeholders, no? And then, meron lang po, no, ilang po, no, yung aking presentation ay napaka-MC lamang po, no? Pero ito ay may mga ilang sagot, no, doon sa mga nauna ng pahayag ng Department of Education doon sa, I think, no, September, I think, 15 meeting, no? And then, nung last time po na we had this, also this meeting, no, for this resolution, no, na supposedly, no, ay matapos natin. Pero, ayun po, no, Mr. Senator, no, if I may, pwede ko bang i-share? Yes, go ahead. Opo, sige po. Go ahead, Benjo. Yes, sir, yes, sir. Ayan na po. Ayan, nakikita na po? It's starting na. Begin na. Okay. Okay po. Sige po. Yeah, sige po, no, hindi ko na pakita ng mga okay title, na, no? Yeah, kita na namin. Okay po, sige po. Maraming salamat po. Ayan na po. So, of course, no, ang aming tinitindigan is, of course, the constitutional provision, no, that says that the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. No? This is actually, no, consistent with the Magna Carta principles. Po, no? Of course, Magna Carta has two main intentions. One is to regulate the teaching profession. Pinag-uusapan po natin earlier, no, yung teacher education quality or teacher quality. Ano po? Ito po yun, ano, yun yung number one. Ano po? No, regulate the teaching profession para lahat po ng pumapasok ay talagang qualified at magagaling po na teacher, kagaya po ng mga teacher natin ngayon, ano, sa Department of Education. And number two is ensure the rights and welfare of public school teachers. By the way, yung number one po, yan ay obligasyon, ano po, ng teacher. Obligasyon niya yan, ano po, sa Estado. Yung number two naman ay obligasyon ng Estado sa teacher. Ano po? Unfortunately po, marami po, no, dun sa mga obligasyon ng teacher, ginagawa niya, ano, I'm sorry, no, lahat po ng obligasyon, ano, ng bago siya makapasok, no, pati yung annual obligations po niya, no, ginagawa po niya yan, ano po. Pero yung number two, yung pag yung assurance, no, na yung kanyang karapatan at kagalingan ay hindi po na, well, I'm sorry, no, to say this, no, hindi po ito nagagawa ng ating staff. Of course, no, we have the declaration, ano, on the left side, and we have the reality on the right side po. No? Maiksing-maiksing lamang po ito, no? We have this provision, no, that says consent for transfer and transportation expenses. Ano po? Ang sinasabi lamang naman po dyan, ano, dapat ay hindi maaaring ilipat yung teachers sa natin, ano, kung wala niyang consent, no? But now, we have this, since 2013, we have this Defect Order number 22, no? Na inaallow yung paglipat ng teacher, no? Kung saan depende, no? Doon po sa mga dahilan, ano po, no? Yung transfer ay dahil sa exigency of service or declaration of excess teachers, no? At binago rin yung definition po ng station. Ang station, no, sa amin dati, no, dito po, no, sa ilang mga divisions po natin, ano po, dito sa Caloocan, halimbawa, meron pong sinasabi ng ang station ay defined as division. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa Tala, pwede kang ilipat sa may Paho at napakalayo po, ano po. That's extreme, ano po. And then, of course, no, ang sinasabi po dyan sa mga section na yan, dapat hindi ka pwedeng ilipat yung effect ng transfer ay hindi po pwedeng gawin kapag ka pending yung kanyang apela. And then, teka lang po, ayun, ano? Sorry. Of course, we have this section 13, ano po, yung teaching hours. Ano? And then, may kasunod po yan, yung section 14, the additional compensation. Doon po sa binabanggit kanina ng aking kaibigan po na aking ginagalang. Of course, I dearly adore, no, itong si Yusek Jess Mateo. Alam niya po yan, ano po. May binabanggit po siya na meron na daw additional compensation, ano po. Eh, hindi po yun, ano po. Hindi po yun nakaugnay dito sa section 14.
Dahil yung section 13 and 14 po ay consistent. Ang sinasabi po dyan ay working hours, no? And then, of course, yung dapat na overtime pay and horario for teaching overload, no? Na may binabanggit po, no, ng mga nakaraan ng DepEd. Mamaya po, madadaanan ko po yan at hindi po totoo na meron pong honoraria for teaching overload, no? Well, pag tinignan po natin yung DepEd Memorandum 291 at DepEd Order Number 16 po, 2008 and 2009 respectively, no? Itinatakda niya, no, yung limitation at ang working hours ng teachers, no, at yung supposed compensation. Ano po? Well, hindi po yan ang nangyayari po, no. Maaring na itatakda yung limitation po ng working hours, no. Pero dun sa mga pagkakataon na lumalampas doon sa limitation ay hindi po na ibibigay yung compensation at mapatutunayan po ng ating mga teacher yan. Going back to section 14, ang sinasabi po diyan ay yung tungkol po dun sa mga extra, no, curricular activities po, no, na binabanggit, and out of school activities po na binabanggit, no. So yun po nga cash allowance na 3,000 per year, no, 3,500 per year for Teachers Day incentive benefit na 1,000 at yung PVP, no, that you suggest, no, made mention earlier po, no, ay hindi po kaugnay po dito, no. But of course we appreciate those, no, those three incentives po na binanggit, no. Ayan po, no, sa section 15 po, no, yung criteria for salaries, no, medyo masalimuot po ito na bagay at sa tingin ko po, ibang pagkakataon po natin ito pag-uusapan. But then, I just have to mention po, no, na 119% po yung increase ng teacher 1, ano po, since year 2007, ano po. At ang salary grade po niya ay salary grade 10 from 1989 to 2009. Nag-upgrade lamang po noong 2009 during the SSL3, kaya naging salary grade 11, ano po. At lahat po ng salary adjustments, no, since 1989 ay through SSL scheme. Ano po, mamaya po may mga ikukota ko sa ilang pahayag ng ilang nating mga senador. Ano po. And then of course, yung current salary natin is 22,213 pesos lamang po, no. At pumasok na po diyan, ha, yung pinakahuli niya increase, no, or first tranche, no, ng last increase under SSL 5, no po. So, ibig sabihin po nito, ang aming assertion, this is violative, no, those enumerated, ano po, dito sa criteria for salaries ng ating teachers po. Ayan po, no, pinapakita lamang po natin, ano, yung salary adjustments under PGMA, under President Aquino, and of course, currently po, under President Duterte. Ayan po yung SSL3, ito po yung SSL5, no, ni President Duterte. Kung mapapansin po natin doon sa SSL 4 actually, no, na yung EO201 ni President Aquino, 2,205 yung hinati po yun sa apat na tranches. No? Ayun naman po, 6,246 hinati rin po sa apat na tranches. Okay po, yung maximum progression of salary scheme within 10 years po, no, ito yung sub provision po na hindi po napakikinabangan ng mga guro. No? Ang binabanggit po dito, dapat within the period of 10 years po, dapat ay automatic, no, makukuha niya na yung pinakamataas, no, na increment, no. At ang increment po sa atin ngayon ay yung step increment, no. At hindi po yan nangyayari dahil 21 years, no. Ayun po, no, yun ang pinatutupad po ng ating Department of Education and of course ng BBM. Well, we also have this special hardship allowance po, no. Sinasabi dito, no, dapat merong 25% in areas in which teachers are exposed to hardships such as difficulty in commuting to the place of work or other hazards peculiar to the place of employment, no. Ang binabanggit po dito, dapat meron siyang at least 25% ng kanyang monthly salary. Pero binanggit din po kanina, no, ng ating you suggest po, no, na meron po tayong special hardship allowance na based, no, doon sa DepEd at DBM circular, no, or joint circular, no. Na sa tingin po namin ay hindi yan ang masusunod, no. Ang masusunod po is the provision of Magna Carta. Na ang sinasabi po diyan ay minimum yung 25%, no, hindi po maximum, no. Doon po sa ngayon po ang ginagawa ay maximum yung 25%. Gusto ko lang pong balikan kasi wala dito sa aking slide, pero yung section 18 na binabanggit po, no, ng ating kaibigan na si Jose Jess po, no, ay pera, no, pera yung binabanggit niya. Dito po sa section 18 naman po, eh, ang binabanggit po doon ay cola, no. Of course, merong medyo intricate po yung issue. No, dahil at one point yung Supreme Court ay nag-decide, no, na tinatanggal talaga yung pola, ano po, no, recently, ano po. Pero yung pera po na ito, no, just to inform, no, di sa honorable committee po, no, lahat po ng government employees ay meron po niya, ano po. So hindi yan excusing sa teachers, no? And if we talk about Magna Carta, no, for public school teachers, dapat yung mga teachers
Apo, no, yung ating pinagkukunan po ng pansin, we cannot use no the general provisions of any other laws po no that cater no, to all the employees no, to all the public employees, all the government employees no, with due respect to the Department of Education. Well, we have this section 22 no at binanggit din ito ni Undersecretary Mateo po kanina no po, yung medical examination and treatment. Simple lamang naman pong sinasabi, napakalinaw, no? Hindi po tayo pwedeng maging magkamali po dito pag sinunod natin, no? Simple lamang po ito. Sinasabi niya, no? Dapat yung medical examination ay libre bago pumasok yung teacher sa service, at dapat annual gagawin yan pag nasa service na siya. Pag nakita po na meron siyang sakit, dapat siyang ipagamot ng gobyerno, no? Hospitalization and treatment. Napaka-importante po nito, no? Lalo na po ngayon ang panahon ng pandemya. Pero hindi po yan totoo, hindi po yan nagaganap. No? Mula po 1966, ang teacher pong nagbabayad ng kanyang medical check-up. Anong sinasabi sa medical check-up? It should be free, it should be annual, and it should be compulsory. Well, the problem is, yung annual at compulsory lang ang ginagawa kasi yun ay obligasyon ng teacher. Ano po? Pero yung free, hindi nagagawa, which is the obligation naman of the state. Ano po? So, hindi po ito nangyayari. No? In fact, noong 2019 po, no, doon sa mga press releases ng Department of Education, and even doon sa mga ginawa po ng DBM na comments din sa Senate hearing po natin, ano po, sinasabi nila no, na mayroong 500 pesos no, na medical allowance no, for fiscal year 2019. Hindi po yan nangyayari no, for the reasons we do not know. Ang sinasabi po, no, of course, this is not confirmed. Of course, you suggest may confirm it later. Ang sinasabi po, ito ay nabito. No po. But at least ngayon pong taon po na ito, no, even no, na ito ay absent po sa gaan 2020, pero nakapagdagawan po ng Department of Education ng paraan na makapagbibigay sila, and we appreciate that, ano po, makapagbibigay sila ng 500 pesos, ano po, para sa mga teacher. I understand, na-release na po ito, no, pero marami pa rin ang kasabi na ito. But of course, hindi na issue yun kung ito ay madelay or whatever. Basta this is for fiscal year 2020, no? And we think depend for that. Bakit po? No? Kahit pa sinasabi ng mga teacher na ano magagawa ng 500, saan pupunta ang 500, no? Meron po itong, I would say, no, moral and political victory, sapagkat in the first place, yung DepEd po ay kinilala, no, na talaga kailangan nilang magbigay po ng medical allowance for our teachers, no? At least for check-up, no? But take note, Mr. Chair, no, siguro wala na yung 500 na check-up ngayon, no po. Ayan po, yung isa sa aming mga poster, no, na isingit ko pa pala. Sorry for that, no. Of course, no, we have this paid study leave, no. Tama po, si Yusek, yes, yan po yung pinakikinabangan ng mga guro ngayon, ano po. Pero napaka-limited po niyan, no po. To give an example po, no, nung nakaraang taon po, no. 2 years ago po, nag-talk ako sa Tarlac, isa sa pinakamalaking eskwelahan ng Tarlac po, no. I think 400 ang teachers po doon, ano po, 200 yung present, no. Nung tinanong ko sino nakakuha ng paid study leave, after 7 years po kasi, meron tinatawag tayo na paid study leave. Isa lang po nagtaas ng kamay, yung principal nila. Ano po? And then after 2 months, nandun naman po ako sa rumblon. Ano po? Inipon nung supervisor, yung lahat po ng teacher, no, para maging audience sa aming talk. Ano po? Tinanong ko the same question, isa lang po nagtaas ng kamay, yung district supervisor. Ano pong ibig sabihin nito? Ano po? Meron po yung relasyon. Ano po? Meron po kaugnayan, ano, yung pagpapatupad natin ng Magna Carta dun sa professional development ng ating mga teachers, no? Kasi in this in this particular cases, no, dalawa po 'yan. Yung isa principal na, no, principal for that, at yung isa ay district supervisor. So kung lahat po ay naibibigay po itong mga provisions ng Magna Carta sa lahat ng ating mga guro, no, hindi po magre-retiro na teacher 1 yung ating mga teacher. Oh my god, no. Hindi po ganoon na dapat, ano po. Sige po, no. And of course, no, itong salary increase upon retirement po, no, I understand binanggit po ito, no, din kanina ni you suggest, no, pero for the information again, no, of this honorable committee, no, and of course Mr. Chair, no, kahit po ang GSIS, no, ang ginagamit po ng GSIS ay hindi po ganitong scheme, kasi ang binabanggit po dito, no, ay simple lamang naman, ano po ang binabanggit po dito, no, dapat gagamitin po, no, yung one salary grade higher, no, doon sa competition, ano po, ng retirement, no, ng benefits, at even ng lump sum, ano po, ng teachers. Hindi po yan nangyayari. Itanong po natin, if we may refer to the GSIS, ang ginagamit po nila ay yung
average ng 3 months, ng 3 years ang salary. No? E paano mangyayari po ito? No? At hindi ko po alam, no, kung, well, the Honorable Undersecretary no, cited several debt issuances, but po, nage-check po natin mamaya po no, kung paano po ito. No? But as far as the DSI is concerned po, no, hindi po ganyan po ang ginagamit po na combination no, ng benefits, no, ng retirement benefits po ng public school teachers. Ito po no, gusto ko lamang po magbigay ng kaunti no po doon 1, 2, 3, 4, 5 no. Merong limang sinabi po yung DPM ano po nung hearing when was this October 8, 2009. Ano po ang sinasabi no? Ang teaching overload raw ay DPM po ito ba, hindi DepEd no. But of course, duro ito ay galing sa DepEd yung info no. Sabi ng DPM ano po no, ang teaching overload ay binabayaran. Of course, that's in section 13 supposedly no. PVP at Christmas, pag Christmas at summer break. Of course, meron naman po yan. Hindi naman po namin dinedeny. Special hardship allowance, napanggit ko na po kanina. No? Annual 1,000 World Teachers Day incentive bonus. No? Ayun lamang po yan. No? Last year at saka ngayon, and this is the second year, yung one salary grade higher. Yan po yung mga binanggit po ng DBM. Yung number 1, number 3, at number 5. Ay, hindi po totoo. No? So, ito ay ginamit. Ang masakit po dito, no? Mr. Chair, no, ang masakit po dito, ito ginagamit ng DBM, ano po, and so, ng estado natin to justify na hindi na dapat bigyan ng substantial salary increase yung ating public school teachers. I understand, sir, you were there no, during that meeting po, noong October 8, 2009. And lastly, no, yung, of course, yung obligation po ng Secretary of Education, ano po, no, to submit budgetary estimates. Of course, may 1966 yung Magna Carta, ano po, no, ayun na power of the purse talaga ay nasa Congress. Ano po? But at least yung Department of Education ano po, binibigyan po siya ng obligasyon ano, na at least mag-estimate kung ano at magkano ang kailangan to fully implement the provisions, especially the welfare provisions of our Magna Carta for public school teachers, no? I just want to quote Mr. Chair, yung ilan po sa mga sinasabi po ng ating mga senador, ano po, no? September 10, 2019 po no, after ko inung maglikod ay magpresent ano po nung anong aming presentation ng Magna Carta and salary status of teachers no, ay may sinabi si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya hindi na gaanong importante ito kasabihin ko pero kay Mr. Benjo Basas wag mo akong isasama sisingilin doon sa utang ng Senado ngayon lang ako naging senador. Baka isama mo akong sisingilin doon sa malaking utang na sinasabi mo. Yun lang, hindi masyadong importante. Thank you, Mr. Chair. Of course, it was intended for a joke. Talaga namang nakakatuwa po, no? Pero, ito pong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, para po sa amin ay napakahalaga. No? Dahil meron siyang recognition na may utang. May utang po ang Senado, no? Sabi niya, no? Sa mga teacher. Pero, hindi siya kasali. But at least, may utang. Ano po? No? And then, of course, no? Andito yata ang presence ni Senator Amy Marcos ano po no, noong November 4, 2019. Meron pong Senate Policy Forum no organized no by the Education Network no. Yung pong network na ay part ng TDC po niya. No. Sabi siya ni Senator Marcos no kasi pinag-usapan po dito yung salary increase no. Sabi niya tulad ng sinabi kanina, matagal lang utang ng pamahalaan ng sweldo na karapat-dapat sa ating mga guro. Again, that is another recognition na may utang po no. Ngunit sinakop ito sa malaking increase sa tinatawag na salary standardization. Kasi yung iba naman, nagseselos. Eh, nagselos sa tayo sa pulis, nauna na sila, nauna na yung soldado. Ito ngayon, pupunuin natin yung pagkukulang. Ayan. Thank you, Madam Amy Agyamanak, ma'am. And then, ayan po, no? Sabi po ni Senator Nancy Pinay, no? Doon sa explanatory note ng SB 115, no? Ito yung kanyang bill para doon sa another salary increase. No, sabi niya, public school teachers play a significant role in educating the Filipino youth who in turn become the future leaders of this country. They lead an extraordinary part in the lives of the Filipino children, molding them to become responsible and respectful citizens in the future. Thus, it is imperative that major efforts be undertaken to give our teachers their just and rightful compensation. Salamat po, Senator Binay, no, doon sa inyong pahayag. Actually, sinabi niya, no, after putting some provisions of Magna Carta no, or declaration of policy from the Magna Carta for public school. Sabi po ni Madam Risa Ontiveros, no, dapat siguruhin natin naalaga ng mga guro natin, mahaba pa kalaban natin sa COVID-19, kaya dapat may sapat na pondo para tuloy-tuloy ang edukasyon ng mga bata
The Magna Carta for public school teachers is meant to give our teachers protection like medical benefits and hazard pay. No? Ito po ay medyo bago, September 29, 2020. Ano po? And of course, this is gonna be my last slide, I think. Ayan po, no? Ito po yung siguro pinakamahalaga. Hindi naman po tayo bias. Ang sabi po, no, napapanahong masuri natin kung paano ba pinangangalagaan ang ating gobyerno o ating mga guro, lalo na't mahalaga ang papel nila sa pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Ang gagawin nating magsuri, nais natin matukoy kung paano pa natin mapaiigting ang pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers upang masiguro nating lubos na napangangalagaan ng kapakanan ng mga guro. Ang nagsabi po niya, of course, ay ang ating magiting na chair, no? Senator Sherwin Gatchalan, September 18, 2020. Ngayon po ay nagaganap ang binabanggit po na hearing po na ito. No? At of course, we support this. No? At, sabi nga po namin sa isang statement, no? Mukhang ito yata ang unang-unang komprehensibong pagtalakay po, no? Sa implementation ng Magna Carta and we think, no? The initiative of the committee, no? On basic education po, no? Ukol po dito. Ayan po, no? Maraming salamat po at mabuhay. Thank you, sir. Thank you, Benjo. Mahirap pala magsalita. Dapat pala mag-ingat ako sa mga pinagsasabi ko. Baka malagay ako sa PowerPoint next time. Well, thank you for the updates. Importante yung update sa akin. That's really very informative and important because you're on the ground. No? Kayo yung nakakaramdam nitong mga implementasyon at hindi pag-implement nung Magna Carta. Kaya maraming salamat dyan sa realistic on the ground. And sometimes, even though we have directives or circulars from government, but the implementation is a problem. So some of the directives are just for compliance purposes, but the implementation remains to be seen. So thank you very much for that.